Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At ang pag-uusapan nga po natin dito, mga kaaldab, yung in-update natin, mga kaaldab, patungkol po kay Richard Paul Quezon. Maraming nag-react, maraming nagkomento na simpleng post lang daw po ni Richard Paul Quezon. Huwag na nga po daw natin lagyan pa ng issue. Yun po yung pinupunto ng iba na porket nag-post lang si Alden Richards ng 9:25 o 9:20 ng umaga, ibig sabihin yon eh sa Itbulaga daw po. O wag daw po sabihin natin na Itbulaga daw po yung pinupunto na nami-miss nga po raw ni Richard Paul Quezon Jr. Ako, mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, senaryo ko lang naman po yon. Kumbaga, hindi naman ako namimilit o wala po akong kumbaga pinipilit na paniwalaan po yung sinasabi ko. Ang sa akin lang naman po, mga kaaldab, eh simpleng pagpapaliwanag lang po. Kasi kung titignan nyo naman po at susuriin, may punto rin naman po ako. Hindi po ba? Pero sabi ko, hindi po ako namimilit eh. Kumbaga, kung ano naman po kasi yung trending, yun din na naman po yung pinag-uusapan natin. At lalong-lalo ng hapo yung karga-karga ni Richard Paul Quezon na bata. Tuntua po ako sa mga naging reaksyon kahit po sa loob ng Alden Fanatics. Real talk to, ang sinasabi nila, sana eh si Menga yung kumbaga, ito yung masasabi natin na komento lang po na napakaganda siguro kung si Menga nga po at si Alden yung magkasama. Dala-dala po nila. Ito yung isa sa nakakatuwa po, mga kaaldab, na simple lang pero ramdam mo. Di po ba? Ramdam mo yung kagustuhan ng mga Alden Fanatics. Real talk to, mga kaaldab. Natutuwa po ako. Pero hindi po binura ng admin. Try nyo po. Tignan yung mga Alden Fanatics group sa social media. Tignan nyo po yung mga comment na kung saan hawak-hawak po ni Richard Paul Quezon yung bata. Na sobrang cute. Well, trending nga po talaga yan at pinag-uusapan po ngayon ng mga netizen. Ako, mga kaaldab, masayang masaya kahit sabihin natin na maraming issue dahil kumbaga nakikita nyo naman po eh yung mga kaganapan. Isa po ito, mga kaaldab, sa hinihiling po natin na sana nga po, mga kaaldab, makita natin sa APT na may tumatakbong bata tapos nakikipaghabulan, sinisigaw po yung pangalan nila Menga at Tisoy. Di po ba maganda at masaya? Hintayin nyo, mga kaaldab. Marami na pong komento, marami na pong, well, sabi ko nga po, ulitin ko, sa mga ina-update ko, hindi po tayo namimilit maniwala. Wala po tayong, kumbaga, binabayaran para, kumbaga, magpaniwalaan lang po tayo. Ang sa akin lang po, mga kaaldab, eh kung ano po yung trending, ano po yung pinag-uusapan sa social media, kailangan alam ninyo. Di po ba? Yun lang naman po yung maganda ron eh. Yun lang naman po yung masasabi natin literal na kailangan po nilang malaman, kailangan po nilang maging updated pagdating po sa Instagram. Kasi isa po ito sa talagang malaking tulong na naibibigay po sa Aldab Nation. Lalong-lalo na nga po kay April, di po ba? Yung post niya sa bata, tapos ngayon may hawak si Tisoy na bata. Ano, yung tipong talagang kuhang-kuha niya na yung, o talagang masasabi mong halatang halata mo na may anak na po talaga sila. O kumbaga magdalubhasa na nga po siya sa paghawak, kung paano i-handle ang isang bata na alam naman po natin na iiyak kapag iba yung ibang tao ang magbubuhat sa kanya. Real talk yan, mga kaaldab. Ako, may kanya-kanya tayong opinion, ha? May kanya-kanya tayong reaksyon sa bagay na yan. Pero sabi ko nga, hindi po ako namimilit. Wala po akong taong sinasabi ko to para po sa mga dumadaan sa channel ko. Dahil nababasa po nila yan sa mga komento at pinapakalat nga po sa social media na fake news daw po tayo. Okay lang yan, mga kaaldab. Huwag nyo nang, kumbaga, tinatanggap ko naman yun yung mga ganyang sinasabi nila eh. Kumbaga, nire-respeto ko pa nga yan eh. Sabi ko, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. Galit sila kapag nagbibigay tayo ng mga update katulad po nito.
marami magre-react niyan. Pero siguro dun sa sinabi ko, hindi magre-react ang Alden Fanatics. Dahil totoo naman. Dahil yung iba, mga ka-Aldab, eh, masasabi natin na wala namang pong bahid na Aldab. Kumbaga sinabi lang po nila dahil masaya sila. Sinabi lang po nila dahil sobrang cute nga po ng bata. Pero syempre, may kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon. Di po ba? Basta ako, mga ka-Aldab, 101%. Wala man po si Richard Polkerson sa 8 Bulaga, hindi man po siya dumating, eh at least mga ka-Aldab, nagparamdam siya. At si Mengay naman po, eh laging alam niya na naandyan lang sa tabi niya si Richard Polkerson. Ipinapakita niya, hindi man po literal, pero pagpaparamdam na naandyan lang. Kaya maging kampante lang po kayo. Di po ba? Isa po sa mga nakikita natin, eh ang bagong teleserye nga po ni Richard Polkerson. Kaya medyo, alam nyo na, yung ayaw po talaga siyang makita muna ngayon sa mga telebisyon. Siguro mga ka-Aldab, panay-update nga po ng GMA Kapuso sa bagong teleserye ni Richard Polkerson at ni Bea. Nakikita siguro, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman niya pagka nanonood po kayo ng GMA Network, na pinapalatastas yan. At yung bagong vlogs nga po ni Bea patungkol din po kay Tisoy. Pero syempre mga ka-Aldab, ulitin ko, kayo na rin, hindi ko pinopromote ang kanyang teleserye. Wala po tayong, may kanya-kanya po tayong pananaw kung panonoodin nyo o hindi. Nire-respeto naman po namin kayo at ginagalang. May kanya-kanya po tayong pananaw kung tatangkilikin o hindi. Di po ba? Alam nyo naman po, sa unang labas, 101% sa mga hindi po nakakaalam. Unang show, unang labas po ng teleserye ni Alden, talaga magiging trending. Yung ibig kong sabihin, malaki ang magiging, o mataas yung ratings, maraming viewers ang manonood, kasi unang sabak yan eh. Diyan mo makikita kung maganda nga po ba o pangit ang isang teleserye. Yung iba po kasi dun tumitingin eh. Kasi halimbawa, sinubaybayan mo ngayon, di po ba? Ine-expect mo na tuloy-tuloy yung pangganda niya. Pero 7 days ka na manonood, kapag pang-8, kumbaga next week, mag-iiba na timpla mo, parang iba na ata, di po ba? Yun po yung pinupunto ko. Hindi mo naman malalaman yan sa isang linggo lang o sa isang araw lang. Isang linggo mo yung titignan kung maganda nga po ba yung takbo ng istorya, o alam na alam mo na yung mangyayari sa mga ganong istorya. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab. Well, comment na lang po kayo, mga ka-Aldab.